And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and the keepers before the doors kept the prisoner. And behold, the angel of the Lord came upon him, and the light shined in the prison, and he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up, quickly, and his chains fell off from his hands. And the angel said unto him, Gird thyself, and bind on thy sandals. And so he did. And he said unto him, Cast thy garments about thee, and follow me. And he went out and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but thought he saw a vision. When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, which opened to them of his own accord. And they went out and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. Sabay po tayo, 11. And when Peter was come to himself, he said, Now I know for a surety that the Lord hath sent his angel, and hath delivered me out of the hand of Herod, and from all the expectation of the people of the Jews. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa hapon ito. Pray na kayo pong marulugod sa pag-aaral. Pagpatawad ang mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. Maraming salamat at kami pong nagtipo ng mga batang ito, especially kayo pong mag-bless sa kanila, mag-ibatalihin sila sa inyong salita, Panginoon, makinig sila. At po, sige, matuto, Lord, magbasa at makinig. At talaga sundan, Panginoon, kung ano yung gusto nyong kalooban nyo sa kanila, kung makapagplano sila, Lord, kung paano sila magpapamilya in the future, at magliligod sa inyo, Panginoon. Handaan nyo po sila, bawat isa, Panginoon, gamitin mo yung lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, makapun na po. Good afternoon. Pasensya na, ako'y na-late. Kami po'y nag-meeting kami ng mga pasto. Ahabol sana kami, eksakto, yung mulan, di ba? Buti, walang ano sa inyo ba? Meron. Kunti lang. Medyo malakas din dito. Lakas nga dun eh. Antipolo kami. So, nakaka-refresh kasi ma-fellowship yung mga pasto. Tapos nag-grocery pa to si Brother Clardy, tsaka si ano. sabi ko, wala na, hindi na tayo abot. Eh, pati si Pastor, nag-grocery. Sa Korean Mart yun. Sinong wala? Kompleto ba kayo? Si Kino. Oo nga pala, no? Anong nangyari kanina, te? Si Kino, anong ginawa? Kaya practice ako nung ano. Kaya tayo. Ay. Sige, medyo makulit nga si Kino. Pray lang natin, bata yan eh. Sagat-sagat. Ba't basa ka? Basa ba kayo? Tapos? Okay. Titibay ito mga ganda sa mga ito. Titibay eh. So, si Nanon, di nakapunta. Si Geraldine. May, sab. Linggo na lang. Okay, so, tama, naalala ko na, last week, nireview natin kasi mga putante mga bata. Dito rin kayo, no? Last week. Putante kasi yon sa mga, sa ating mga Kristiyano. Kanina nga, pinag-uusapan din namin, nga, mga iba-ibang churches na madami nang nag-loko-loko. Mga churches na. Ezekiel, dyan. Si Miguel lang. So, ganun po nangyayari yun pag merong konting-konti lang na pagkakaiba sa turo, nagpatuloy ng ganun, di na i-correct, lalayo na sila sa Bible. So, kaya nga napag-usapan din doon, may mga nag-aaral. Okay naman yung Bible school, kaso naliligaw talaga. Wala naman sa Bible yun. Lahat ng kailangan natin nasa Bible na. Pagdating sa pananampalataya. Amen? So, pag gumagawa kung sino man yan, na magaling na tao sa palagay niya, hindi tayo naniniwala ng ganun. Kasi,
lahat ng kailangan natin nandito na sa Bible, meron ng church, may nakalagay na dito kung paano ipapatakbuhin yung church. Nandito na yun eh. Okay, so hindi mo na kailangan na ibang bagay pa. Salamat, nandito si Raymark na. Patuloy ka, bad. Nabaptize ka na eh. So, expectations sa mga nabaptize, sa katulad niyan. I-print ko kayo ng ano, gusto niyo. Alam mo, utang ko na naman eh. Okay. So, sino yung... Si Miguel. Kumusta? Miguel 1. Sino pong Miguel 1? Ilan taong ka na, bad? Sa Miguel 1. 10. Ikaw? 9. Konti lang ah. Ay, ikaw si Miguel 1 ah. Ikaw si Miguel 2. Ikaw si Flame? Walang si Kenneth. Wala rin. Oo nga. Buti dito si Jackie. Sino si Jackie? Si Rachel? Yes. Alala ko na. Saka si Laika. Ang butito ka ng misis. Hindi ko alam. Magaling ka daw eh. Isa-isa makulit ka eh, no? Okay. So, yun. Yung importante sa church, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pag hindi ka sumunod, o nahaluan ka, hinayaan mo naman, ano mangyayari sa'yo? Nagkakaloko-loko kayo. So, kaya na pag-usapan natin yung Antioch last week. Ano yung place? Kung saan sila tinawag unang Kristiyano? Antioch. Okay. So, napag-usapan natin last week yung mga magkakapatid na nagtutulungan niyan. So, nagkaroon ng ano nangyari? Sinabi magkakaroon ng great dirt, diba yung sabihin na ay parang famine din yan, or tagtuyot. So what they did is, nagtulungan sila. So again, sa amin, kapasalaman kami. Si Pastor, maraming may support niya sa US eh. Sabi niya nga, nag-aalala siya. Okay naman, sabi niya, oh, parang lalo pang dumami eh. Sa US kasi may mga ano sila dun eh. Yan, so sino nagpadalas? Si Barnabas and si Saul. Tinulungan nila yung mga kapatid sa Jerusalem kasi nga, oh nga, ano ganito? May echo di yata. May echo. Pwedeng pa kaya, no? Pwede na pala si Daddy, pwede may ikaw nalang magpakanta lagi. Sige. Sa umaga, okay na din, yan. Echo lang talaga, no? Nagalaw nyo ba to? Huwag niyong gagalawin, ha? Okay. Oo. Sabi dyan, 29, then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwell in Judea. So, alam niyo na matindi yung persecution. Alam niyo yung persecution? Minsan, makakapunta kayo sa Mother Church, ha? Punta tayo doon, pag nawala na yung COVID. Ang makita nyo na ganito rin yung church doon, magkaibang tao lang. Pero lahat tayo, sumusunod lang sa Diyos. Na-imit nyo, mautuwa sila. Okay, so now, dito tayo sa verse sa chapter 12. Medyo may miracle dito. So, sino dito nakulong na? Wala pa naman sa... si Daddy pala. Sino pa? So, dati nag-ministeryo ako sa kulungan. So, napakalaki ng ano doon, bakal. Makakawala. So dito, sa chapter 4, di ba, naalala nyo, chapter 5, madalas na nakulong itong mga ito eh, nakalaya. So medyo ulitin lang dito. Pero, let's see. Ano yung, yan. So, now about the time, Herod, the king, stretched forth his hand to vex certain of the church. So, ibig sabihin nyo, sa Tagalog, dumating na yung panahon na may isang lokolokong hari, si Herod yun. Ano yung gagawin ko sa buhay ko? Huwag kang lalapit dyan. So, alam niyo yung mga makapangyarihan tao, minsan nakakaisip lang ng gano'n yan eh. Kaya sabi siya lagi, ang prayer natin, hindi na tayo persecute dito. Nakamusta ko rin si na brother. Guardi doon, si Pastor Ray. So, medyo hindi pa sila nag-ano, ganito. Ang sistema sa kanila, takot yung mga tao. Sabi naman ni Pastor Ray, okay lang naman kayong matin. Kaso nga, takot eh. Hindi atin. Mabuti kayo, matitibay kayo, no? Hindi ba kayo takot sa virus?
And dami-daming virus dyan eh, di ba? According to science, alam nyo ba dito, ang daming virus niya ngayon. Dyan, maraming virus. Pakalat-kalat lang yan sa katawan mo, marami yan. Bakit di tayo nagkakasakit? Kasi nilalabanan ang katawan natin. Yun yun. Lalo ito na sa'yo, matibay ito eh. Di ba? Masanay kayo. Kaya itong mga anak ko, sinahalo ko sa inyo eh. Yung ibang mayaman, hindi ihalo yan sa mga ibang bata. Ako, wala akong pakialam kasi yun nakita ko sa mission eh. Hindi pwedeng ihiwala yung mga anak mo, parang ano, itataas mo, mas mataas sila. Hindi ganun. Pare-pareho lang tayo dito. Amen? Plus, samututo rin sila. Itibay rin sa extension nila, di ba? Ganun yun. Ba't tayo napunta doon? Yan. Kasi yung mga pag-pray nyo na huwag na tayo ma-persecute. Okay? So, sila gusto na, yung mga kapatid doon gusto na mag-church. Gusto na talaga nila. Kaso wala nga eh. Yung iba takot, yung iba nakikinig kasi ng mga balita, yun, takot. So pero, asahan natin, minsan, magkakataon pag pinahintulot ng Diyos, mayroong magpa-persecute sa atin. Okay? Kasi ito, nakita natin, si Pedro may ginawa bang masama? Si Peter? Nag-preach lang sila eh. Pero isang beses, sabi dito, and he killed James, the brother of John with the sword. So, kilala nyo si James and John, di ba, magkapatid? So, yan yung tatlo eh. Peter, James, and John. Pinakamatitindi. Pinatay ngayon siya. Bakit siya pinatay? Ha? So, kung si Benz, nag-isim ba ka sa, ano, sa Diadem, patayin kita, gusto mo? Ngayon, wala lang masyadong ganun. Pero, ang ginagawa na sa'yo, inaasar kayo, di ba? May nakaasar ba sa inyo? Sabihin nyo sa akin, des. Kaya sabihin nyo sa akin, mag-usapan natin. Pero madalas yan. So, bahay ito kasi mga homebody ito eh. Meron sa inyo nangasap. Oh, ito nyo na. Eh, sina Jamie, kasi protektado ng parents nila yan eh. So, pero kayo, wala yung parents nyo dito. May mga asal sa inyo, di ba? So, yun na lang ang persecution sa atin ngayon eh. So, huwag kayong papadala. Alam nyo bang ginagawa nyo yung tama pag nagpunta kayo sa church? Sinabi ba ng Diyos yun? Diba? So, dapat sa church kayo. Makinig kayo, makinig, magbasa, mag-fellowship. Sabi doon, don't forsake the assembling of ourselves together. So, you are doing right pag nasa church kayo. Again, pag hinuli kayo, hinisingil kayo, ako sabihin nyo. Ha? Pero, tatakbo muna ako. Mas mabilis akong tumakbo sa'yo. Eh, joke lang. Yung tayo makakatakbo dyan. Eh. So, pag-pray lang lagi natin. Amen? Lord, please spare us. Huwag naman tayo ma-persecute dyan. Amen? So, pinatay si James. So, ang tanong, pinapatay ba lahat ng Kristiyano? Noong mga unang panahon, pinapatay sila. Ganyang agalit ang sanlibutan sa mensahe ng Bible. Alam nyo ba yon? Mga bata pa lang kayo, dahil alam nyo na yan. Kaya may mapapansin kayo sa church natin, kakaiba sa iba. So, ang preaching dito, diretso. Sa iba, simpleng bagay, papaikot-igutin pa eh. Kasi takot sila sa persecution. Takot silang mausig, takot silang masabihan ng alam mo si ganyan. Alam mo ba yan si Chelsea? Nako, baptist na yan. Ano ba yung baptist? Nako, hindi yan naniniwala sa Catholic. Nako, Catholic tayo lang. Minsan, masama agad loob nyo mga yan. Oo, nangalala kayo. Pero kailangan nyo, as Christians, ma-realize nyo, mga bata, kahit bata pa kayo, anong paglalaban nyo sa buhay nyo? Yung gusto ng Diyos o yung gusto ng o sinong tao? Sa Diyos. Kasi siya ang tama lagi. Hindi siya nagkakamali. Amen? So, kahit nga si Jesus, pinatay, di ba? So, dito naman si James. Kasamahan nila to. Pinatay. At, si Pedro at si John hindi na nag-preach. Ganun ba ginawa nila? Tuloy lang sila nag-preach. Sabi nito, and because he saw it pleased the Jews. Pansinin nyo sa Book of Acts, puro mga Hudyo ang kalaban. Kaya sana, sa bagay, sigurado kayo, dito kayo atin, hindi kayo mabobola ng mga ibang preacher na sinasabi, mga Hudyo ay mga chosen people of God. Totoo yun dati, ngayon, ang chosen people of God. Sino? Sino yung people of God today?
Mga? Christian. Mga Baptist. Hindi. Mga Christian. Okay. Pero ang pinaka kasi malapit sa Bible, yung mga Baptist. Amen? So, ayun o, bakit natuwa yung mga Hudyo nung si James ay pinatay? Nakita niyo yun? So, gaano ka siraulo itong mga Hudyo na to? Lingkod ng Diyos. Nag-preach ng katotohanan, pinatay. Okay? At natuwa sila. Diba? So, parang kayo minsan mga bata, ganyan din kayo minsan eh. Minsan lang ha. Ito mga anak ko, minsan ganun. Kasi nagkakaasaran sila ng kapatid niya. Pag pinalo yung kuya niya, pinalo. Tama ba yun? Pero minsan ganyan kayo, di ba? Ngayon, mga anak ko, sabi ko, isumbong nyo sa akin kasi hindi para paluin, pero minsan pinapalo talaga. Pero bakit nyo kailangan isumbong sa magulang nyo? Para ma-correct yung kapatid nyo. Pero huwag kayong matutuwa. Amen? Huwag kayong matuwa na pinalo yung ano nyo. Kaya, ito, tatuwa ko yun ng konti ha. Kahit sa trabaho, ayaw naman ng mga boss na ano eh, pagalitan kayo lagi, di ba? Hindi namin gusto, kunwari ako yung boss, hindi ko gusto malaman lahat ng kalokohan nyo, di ba? So, ganun din yung mga magulang nyo, hindi gusto malaman nyo. Ngayon, huwag naman kayo magtakipan. Kung talaga may ginawang masama, ano gagawin mo? Ay, walang ginawa siya, no? May nabasag dyan. No? Ito, nabasag yung TV. Sinong gumawa niya? Ay, hindi namin alam. Eh, dalawa lang kayo dyan. Ay, huwag natin sasabihin. So, sasabihin nyo na, okay? Pero gusto ko, gusto ko sabihin, yung mga malilit na kasalanan, hindi mo na kailangan niyang sabihin sa magulang, di ba? Para lang mapalo yung... Kasi hindi yung magandang attitude na gusto mo mapahamak yung ibang tao, di ba? So, kung pwede mo i-cover, actually, ganun nga ginawa sa atin ni Jesus, eh, di ba? Sinong ligtas na dito? Sino saved na? Paano ka na saved? Ha? Paano ka na save? Ang Diyos ayaw sa kasalanan. Pag namatay ka, mananatili yung kaluluwa mo sa pupunta yan. Ayaw ng Diyos dyan. Ayaw niya sa kasalanan, makasalanan, ayaw niya. So, hindi ka pwede sa langis. Siyempre, ano ka? Paano ka naligtas ngayon? Tayo. Ha? Laika. Anong paraan ang ginawa ng Diyos para tayo maligtas? Diba? Pagdadasal. Anong dinasal mo? Sino nagligtas sa atin? Jesus. Si Jesus, di ba? Salit na tayong parusahan sa impyerno. Siya na yung pinarusahan sa krus at sa impyerno din. Okay? Ngayon, automatic, lahat ng tao ligtas na ba? Hindi pa. So, sino lang nanampalataya sa kanya na ligtas, di ba? So, gusto ko sabihin sa magkakapatid, pwede mong takpan yung kasalanan ng kapatid mo, di ba? Kung hindi naman, again, malaki. Di ba? Wari, ay, nagmura. Masama yun. Okay? Pag madalas, isumbong mo yan. Okay? Pag nadulas lang, medyo may kakulitan lang itong mga to, sumbungan to eh. Ngayon, pag tinanong na kayo, okay, mag-isinungaling, di ba? Yung kuya mo, napansin ko, hindi ba nagbabasa ng Bible yan? O, sabihin mo yung totoo, di ba? Pero wag yung lahat na lang, pipintasan mo, uy, alam mo ba, matatay, ganito ginawa ni kuya, may listahan nga ako dito eh. O, ito ang ginawa niya ngayong araw, hindi siya nagbasa, ito. Huwag ganun, amen? So, pero itong mga loko-loko ito, mga Hudyo, bakit? Diba? Natuwa siya nung pinatay yung taong matuwid. So, tandaan niya, pag natuwa ka, pinatay, or na-persecute, or even worse, itong mga, again, mga bata, walang ginawang kasalanan, nagsinungaling lang, ay, ganito ginawa ni kuya, hindi naman pala. Diba? Even worse. Kung kayo magsisinungaling para maparusahan yung ibang tao, napakasama na. Amen? Pero itong mga Hudyo to, ganun. Pinatay na nga si James, natuwa pa. At dahil I believe, mga politically inclined din itong mga Hudyo na to, tsaka yung mga rulers ng time na yun, anong ginawa niya? Sabi nito, hinuli rin si Peter, and because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further. So, ibig sabihin, gumawa na sila ng masama, pinatay na rin si James, gumawa pa sila ng even more, masama. Hindi sila huminto doon. Uy, isa pa. Hulihin pa natin yung mga apostol na yan, okay? Kaya si Peter ay hinuli at sabi dito, yun yung mga panahon ng unleavened bread. So kung alam nyo yung piece of unleavened bread, nag-umpisa sa Passover hanggang another 7 days. So,
And when he had apprehended him, so hinuli siya, he put him in prison and delivered him to four quaternions of soldiers. Sino nakakalaman mo ilan yun? Quaternions. Quaternions. Ha? 60. Isang tao, babantayan ng napakaraming tao. Bakit kaya? Kasi yung naalala niyo yung chapter 4 ba yun? O sa 5, di ba? Nakawala rin si Peter, di ba? Tsaka yung mga kasama niya. So ngayon, mas marami na to. Okay? So pansinin niyo to. To keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. So, yung Easter na to ay medyo controversial sa ibang tao kasi ano ba ibig sabihin yung Easter na yan? So ngayon, alam kong Easter sa Bible, isang beses lang nabanggit yan kasi sa King James. Okay, yung iba ginawang Passover yan. Pero since yung Easter kasi pagkamatay ni Jesus yan. Pagkabuhay, pagkabuhay, tama. Yun yung panahon na siya ay nabuhay. Okay, sa King James original, yun yung kanilang term na. So, hinihiwalay na siya sa Passover. But anyway, so ano yung gusto kong sabihin dito? Ibig sabihin nito, kailan ba napansin niyo yung mga politika, may mga bata, hindi pa maintindihan to, pero pakinggan niyo na lang din, ha? Yan! So, yung mga, alam niyo ba yung mga politiko, minsan mayroon silang bala sa kalaban nilang politika. Anong ginagawa nila? So, sa halip na palabasin nila, pasabugin nila yun, kunwari, ang election, May, natuklasan nila ng December, hindi nila agad bubulgar yun. Alam niyo ba yun? Ginagawa nila, pag malapit na eleksyon, saka nila ibubulgar yun. So, bakit? Kasi, para makuha nila yung ano ng tao. Yung boto, ganyan. Ay, boboto ko sana si Trump, kaso ganyan pala siya, si Duterte. So, minsan, si Besave yan. So, ganun din yung mga businessman. So, syempre, mayroon silang maraming produkto, kunwari, ano, ham. Nakakain ba kayo ng ham? Lahat ba nilalabas yung ham pag ano? Nari, September, March, di ba? Meron din yan sa market eh. Pero madalas yung, especially yung mga pang Christmas ham, di ba? Kailan nilalabas yan? Mag-December, tapos mahal na, di ba? So kasi may significance po yan pag sinesave. Yung date, nilalabas mo, ginagawa mo in a particular time. So, dito, nakikita ko dito, nakikita natin dito, ipambihira si Peter, anong gagawin sa kanya? Pag ikaw ay parang pataba, baboy ka, no? Kakatayin ka sa tamang, quote-unquote na panahon. Anong sabihin nun? Kasi nanay, pahingin ng water ka mo. Ikaw na lang. Okay, so ganun. Nakikita nyo ba? Kawawa to si Peter. Patay to. So, siya ay hinahanda na siya. Siguro ipapaya siya. No? Papatayin siya. Public execution. Diba? Kasi ganun nangyari kay James eh. So, kawawa naman si Peter. Pero ganun ang mga Kristiyano dati. Ganun yun. So, matindi ang laban. Kaya ngayon, minsan, kaasaring ka lang, takot ka pa, di ba? So, hindi tayo dapat ganun, mga kapatid. Anyway, sige na. So, Peter, therefore, was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church of God for him. So, makikita natin dito, ano nangyari? So, ang panalangin pala, malaki nagagawa. Kasi alam na natin, patay na to si Peter, tapos to. Inuli siya, tapos inaano pa siya, isinesave pa siya sa matinding kakahiyan, siguro, or public execution, tapos siya, di ba? Pero sila ay nanalangin sa church. So, okay yung individual prayer, okay din yan, kaso, ibang panalangin pag sama-sama tayo, amen? Kaya actually, itong Thursday, ano to eh, pwede natin gamitin itong prayer meeting nga sa amin yan dati.
So, gagamitin natin ito kamaya. Agupay tayo. Okay? Ano nangyari? And delivered him to... Ah, sorry. Ito na ako. Six, and when Herod would have brought him forth, the same night, okay? Yung araw, kunwari, bukas na siya bibitayin, bakit yung Panginoon naghintay pa ng ano? Hindi na lang siya niligtas agad, di ba? So, niligtas siya, parang pelikula, di ba? Parang climax. Kung kailan siya papatayin, doon pa siya, ano, suspense pa, no? Anong ginawa sa kanya? The same night, Peter was sleeping between two soldiers. So, nakita niyo attitude ni Peter, papatayin na siya bukas, nakatulog pa. Ano may maintindihan natin doon? Anong aral doon? Di ba? Ibig sabihin, may tiwala siya sa Diyos. Andun yung kapayapaan eh. Alam niya na yun eh. So tayo, ganun tayo dapat maglingkod sa Diyos. Amen? Winawan eh yung mga yan. Mananakot lang naman yan eh. Alam niyo ba yung ibang bagay na pinapanako niya? Hey, like aasarin ka namin pag nag-church ka ulit. Iba dyan, di nga mangyayari eh. Pag kinausap din ang Diyos, hoy, huwag mo aasarin yan. Walang ginagawang mali yan. Diba? Hindi na yan tutuloy eh. Alam nyo ba yun? Kaya yung mga bata, yun lang gusto ko sa inyo, pag naglilingkod kayo sa Diyos, wala kayong dapat ikatakot. Amen? Ngayon, mga bagay na hindi nyo pa alam, pwede kayong humingi ng tulong. Amen? Ngayon, pag may, basta may concern sa faith, tawagan nyo si pastor. Basta, sabi sa amin, ganito daw, ganyan, ganyan. Okay, sabihin nyo lang sa akin. Okay? Tulog na tulog si Peter. Ngayon, na, habang siya nautulog at mayroon sa kanya nagbabantay, ano? Siya pa ay naka, ano yung bound with chains? Nakatali, hindi lang isa. Dalawa. O sino dito ang ano? Ayaw mong pigtasin yung tali na naka ano ka. Hirap yan, di ba? So, ibig sabihin na talaga, pag nakakulong ka na, hindi ka nalalabas eh, ba't ka pa nakatali? So, ganun katakot yung mga to sa mensahe ng Diyos eh. No? Anyway, and the keepers before the door kept the prison. So, meron ng soldiers, meron pang mga taga-keep ng prison. Ibig sabihin, mga ano doon, bantay-bantay din. Sabi dito, and behold, sa verse 7, and the angel of the Lord came upon him, and the light shined in the prison. And he smote Peter on the side and raised him up, saying, arise, quickly. O, para kayo nag-arise din, ha. Saan kayo nagpunta? Anong ginagawa naman yan, Stephen? Tingnan mo. Sabay-sabay. Sa inom. Sige, inom din ako. Ano nangyari? So, may ilaw, may angel, at ginising siya. Arise up quickly, and his chains fell off from his hands. So, actually, tayo, hindi tayo ano dito eh. Hindi tayo bago dito. Alam nyo ba yung mga pelikula, ginagaya niya madalas Bible? Oh, yung mga makapangyariang superhero. Kaya sa kanila, katang-isip lang. Ito, sinabi ito sa Bible, totoo nangyari ito. Miracle nga eh. Okay? So, bigla na lang yung kanyang tali na wala. Ibig sabihin, fell off. Kumalas. And the angel said unto him, gird thyself and bind on thy sandals. And so he did. So, another lesson, pag ikaw sinasabihan ng Diyos, kanyang angel, anong gagawin mo? Sumunod ka na. So actually, pwede niya kasi matakot. Ay, naku, baka pag tagtakas ko, mabaril naman ako or something, di ba? Pero sabi sa kanya ng angel of the Lord, hoy, gumising ka. Mag-medyas ka na. Sandals. Okay? By the way, pa nakasinelas na naman kayo, ah. Sabagay, umuulan, eh, no? So pag Sunday, maganda, naka-ano kayo, ah, closed shoes. May mga closed shoes ba kayo? Ganda ganun sa church. Yan, si ano. Diba? Model. Maganda ganyan. Kasi kita nga si pastor, naka-ano pa, diba? Naka-ano pa pag Sunday. Tapos kayo. Anyway, sumunod tayo sa Panginoon. Sabi dito, and he said unto him, cast thy garment about thee and follow me. So yun na nga, sumunod na siya. Okay, so pag may pinadala sa iyo ang Diyos, at alam nyo,
ang Diyos ang nagsugo sa kanya, makinig na kayo. Diba? Kasi hindi naman lagi yan eh. Kahit si Solomon, naalala ko, parang dalawang beses lang nagpakita ang Diyos sa kanya eh. Tagasaway na. Ako na. Ha? Okay. So, sumunod siya sa pinadala ng Diyos sa kanya. So, ganun ba kayo, mga bata? Dapat ganun kayo. Sino pinadala ng Diyos sa inyo? Marami yan. Diba? Malalaman niyo kung ligtas kayo, sabi sa Bible, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. So, ang Panginoon ay sinusunda natin. Pag may sinabi si Pastor na tama naman, nasa Bible naman, hindi ka usunod. Sumunod ka na, di ba? Ano sinasabi madala sa inyo ni Pastor? Laika? Ha? Sino? Makinig. Ano pa? Nang ano? Bible. Ano pa? Paulit-ulit yan, di ba? Makinig po. Raymark? Ha? Wala! Dami kasi sa isang oso nagsasalita dito eh. Inyo, girl. Matakot sa Diyos. Laika. Yun! Pag uwi mo, alam mo na, yun yung sinasabi ng Diyos, magbasa ka ng Bible para napakinggan mo ngayon. Saka supplement yan eh. Kailangan mo yan bilang anak ng Diyos. Diba? Kinukumpara ang mga anak ng Diyos sa isang bata na ligtas, pamilya na ng Diyos, diba? Anong idededein mo? Siyempre, milk of the word. Basahin mo lang. Basahin mo lang. Amen? So yan, pag sinabihan kayo ng angel of the Lord, parang ang Diyos na rin nagsabi sa inyo nun. Amen? So, sumunod siya. Follow me. Follow him. And wish not that it was true which was done by the angel, but though he saw the vision. So, alala ko, ganun din sa chapter 5 eh. Diba? So, nung aral dito, so, it is possible na may mga bagay na niligtas ka na pala ng Diyos, hindi mo pa alam. Malalaman mo yon retrospectively. Anong sabihin nun? Kunwari, kunwari ako. Kaya tinubagong Kristiyano ako. Minsan, tinatamad akong pumunta sa church. Tapos may kasalanan sa church. Parang negative yun, di ba? Ba't sinasabi pa ni Pastor yung kasalanan ni ganyan? Hindi naman lagi. Pero minsan kasi, hayag eh. So, sinasabi ni Pastor yan. So, naisip ko ng bata ako bakit ganun. Pero hindi ko alam, habang umatend ako ng church, nakikinig ako, tinatamad ako, pero attend pa rin ako, tinetrain na pala ako ng Diyos. May mga tinuturo na siya sa akin. So ngayon, itong mga matagal na nating attendees, di ba, nakafocus ako madalas sa mga, ano eh, mga bata eh. Pero sila ngayon, iba na yung natututunan nila, ino-observe nila tayo. Kayo. Tsaka ako. Okay? So ganun ang gagawin nyo, mga bata. Huwag kayong magtaka ng Lord, di ko maintindihan lahat ng... Di ko maintindihan. Eh, sabi ni Pastor, 1% lang na retain. So, okay lang yon. So, malalaman mo, in retrospect, pag laki mo pala, ay, kaya pala sabi sa akin ni Pastor, magbasa, makinig, magtuwid, no? Huwag makulit. O yan sabi sa inyo? Ganun ulit, makinig, mag-aral. Okay? Huwag makulit. Mabata, eh, no? Mag-pray. Yung mga pangasawa nyo, pag-pray nyo na. No? Masasabihin pa ng Pastor, yung mga kasalanan, no? Huwag kayong iinom. Huwag kayong mag-aasawa ng unbeliever. Ano pa? Ulit-ulit lang yun, eh. Ba't kaya ganon? Doon mo maintindihan na tinuturoan ka na pala ng Diyos, ay, niligtas niya pala ako sa tsak na kapahamakan. Amen? Alam nyo ba yun? Ba't sinasabi yan ngayong mga young people, huwag kayong mag-asawa ng believer? Para iligtas kayo sa mga kalukuhan niya mga yan. Pag nakita niyo yung buhay niyo at yung buhay niyo na maaaring maging buhay niyo kung di kayo sumunod, makakumpara niyo yun. Malaking pagkakaiba. Amen? So, sunod lang kayo. Sunod lang kayo sa direction na binibigay ng Panginoon sa atin. At yun, so, nung una, kala niya, vision lang yun. Totoo na pala yun. Ganun yun eh. Ako yung dati, parang
Yung nag-aaral ako, hindi ko nga maintindihan. So, si pastor may sinasabi. Tapos, hindi ko maintindihan. Pero, later, ayun lang pala yung totoo. Kala ko, ano lang yun, mayroon pang iba eh. Yeah, gano'n, namakinig lang. Ayan. Sabay yan, habang nag-aaral kayo sa sarili nyo, mag-aaral kayo sa pamagitan ng pakikinig salita ng Diyos. Amen? So ngayon, balik tayo dito. So, then, when they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leaded unto the city, which opened to them of his own accord, and they went out and passed through one street, and forthwith the angel departed from him. So naintindihan niya sa Tagalog, lumalabas siya ng prison, di ba? Oop! Bumukas! Automatic. Di ba? Sinusundan niya lang angel. Hindi ka basta-basta makakaroon kasi ang daming tao, ang daming... So pero nangyari kay Peter, niligtas siya ng Diyos. Yung makikita natin dito. Ngayon again, kami mga matanda ng Kristiyano, minsan makikita namin yan. Bakit kaya yung kaibigan ko na unbeliever at ayaw po tumanggap sa Panginoon, bakit? Ba't niya ako inaway? Mga ganun ba? Ah, kaya pala siya, kaya, para lumayo ako sa kanya, ginamit ng Diyos yun. So, unti-unti yan, nadideliver ka, basta tama yung iyong pagpili. Ganun yan, kayo, especially mga bata kayo. May kaibigan pa ba kayo na wala dito? May mga kaibigan, marami pa siguro yan, di ba? Kasi sino sasamahan nyo yung pupunta sa church o hindi? O, di ba? Kasi mapapabuti kayo. Ngayon, paano yan pag meron kayong best friend talaga, pero ayaw sa church? Ang gagawin mo? Mamimili ka, di ba? So, pero, marirealize mo, habang nawawala yan, unti-unti, parang si Peter, palabas na siya ng prison. Ah, ito na ba talaga yun? Makakalaya na ba talaga ako? And then, tsung, malaya na siya. At napapansin nyo, nung siya'y malaya na, iniwanan na siya ng angel. Okay? So kayo din mga bata, minsan kayo, gagabayan kayo. Ah, dati si Pastor, binibisita kami. Ah, dati si Pastor, lagi si Brad, lagi akong ginagabayan. Pero bandang uli, ba't din ako ginagabayan ni Pastor, ni Brad? Bakit kaya? Eh kasi minsan, ma, katulad si Jamie. Kaya sina Pamela, pag nag-mature pa to, minsan hindi ko na kayo gaguide kasi alam mo na eh. Diba? Yun ang maganda dun. So, hindi na kayo parte ng problema. Kayo na yung parte ng solution. Diba? Kasi nakakatulong na kayo. Okay? So, lagi yung problema, jacket eh, no? Huwag na kaya tayo mag-aircon. Okay. So, yan. So, yun, naligtas na nga si Peter. So, anong, so, amen, amen? And when Peter was come to himself, he said, "Now I know of a surety that the Lord hath sent his angel and hath delivered me out of the hand of Herod and from all the expectation of the people of the Jews." Jews na naman, di ba? So, isa-isa natin, ha? So, again, natauhan na siya, niligtas na pala siya. At saan siya niligtas? Siyempre, sa siyang nakapamakan, di sinabi dito. Pero sabi dyan, out of the hand of Herod. So again, si Herod yung picture na isang tao na malakas, makapangyarihan. Pero niligtas siya ng Diyos doon, okay? So sino kinakatakutan yung loko-lokong tao? Kahit yung virus na lang na yan, di ba? Alam niyo bang kaya kayo ligtas ng Diyos dyan? Oh, hindi. Kami, takot kami. Kami, hindi kami takot. Na, huwag ka namang sabi nga sa Facebook eh. Yung mga loko-lokong ginawa, dinilaan yung ano. Ay, yung hinahawakan, dinilaan, hindi ako takot. Hindi naman ganun, di ba? Maghihugas ka pa rin ng kamay, maligo ka, diba? Mag-alcohol ka. Yun naman lang sa Bible talaga, maghugas ng kamay. Pero, hindi ka takot katulad ng iba, di ba? At talagang ililigtas ka ng Diyos dyan. Yun, so sa mga makapangyarihan tao, so, sinong binubuli dito? Nakaranas na kayong binubuli kayo? O kayong bully? Ha? Sinong bully dito? Ikaw? Bubuli kita? Sinong bully? Bully ka? Insan, di ba? Kasi ito, pang ilang kami sa mga kapatid? Pang ilang ka?
Pangatlo. Pangalawa. Pangalawa sa panganay. Kapatid mo si Randy, di ba? Kasi na yung may. O, hindi ka pangalawa. Pangatlo ka. Ito. Pangapat, magkasunod kayo. Binubuli mo ba si Miguel? Alas magkasing laki lang kayo. Pero minsan, malaki, di ba? Sobrang laki ng isa. Binubuli. Alam nyo ba, kaya kang i-deliver ng Diyos? Diba? Ako, nabubuli din ako dati. Siyempre, ganun talaga, maliit. Mga bata, ganun eh, mga bully. Kasi dati, binuli din sila, mabubuli din sila. Pero kahit ano pa yan, kahit kami matanda, minsan nabubuli kami madalas. So, anong dapat namin gawin? Dato nga matakot? Hindi. Hayaan mo lang na sa tamang oras, i-deliver ka ng Diyos. Iligtas ka ng Diyos sa mga kung ano man yan. Amen? Ngayon, may mga ibang bagay, kailangan mo mag-participate. Katulad yan, yung para maging matalino ka, kailangan mo maging masipag eh. So, in a way, parang ikaw yung nagliligtas sa sarili mo sa kamangmangan, di ba? Pero, yung mga hindi mo nga kaya iligtas sa sarili mo, ang Panginoon ang bahala doon. Basta ano ka lang, sumunod ka sa Kanya. Amen? 12, and when? Bilis ng oras na, and when he had considered that thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many of were gathered together for praying. So, ito na exciting. So, kaya pala, kasi hindi niya alam eh, ba't ako niligtas ulit ng Diyos? Sigurado na talaga siningil out siya, papatayin siya eh. Ang maganda nito, nag-aabang na pala sa kanya yung mga kapatid. Amen? Na sila yung nananalangin. So, anong lesson dyan? Parang kanina, ang panalangin ay napaka-effective. Ang Diyos kaya niyang gawin lahat eh. Pero pag may nag-replay pa sa'yo, for example, yan, kayo, mag-pray niyo yung sarili niyo. Kayo, pinag-replay namin kayo. Nag-replay niyo ba kami? Opo. Bata, anong prayer mo sa akin? Sino yung nag-opo? Si Jason. Anong pinag-replay mo kay Pastor? Ha? Ano, sana? Anong pinag-replay mo kay Pastor? Ha? Sana ligtas. Yun! Saan? Ligtas saan? Ligtas na saan? Sa COVID. Sa? COVID-19. Yeah, tama yan. Kasi, yun lang talagang ano natin, wala kang lusod dyan pag talagang tinamaan ka sa pulga, di ba? Yun yun eh. Ay, tanong ingat mo dyan eh. Saka ano pa? Ano pa? Miguel. Amen. Yan. Kasi ibang pastor, nag-quit. Alam nyo ba yun? Pag medyo tinamaan, hindi nang tinamad. Talagang pag tinira yan. Sa church, ang talagang unang tinitira yung pastor. Kasi pag sabi sa Bible, I will smite the shepherd and the sheep will be scattered. Ganun ang prinsipyo dyan. So pag may church ka nakita dyan, patatag, unang matatag dyan yung pastor. So tama yan. Very good, no? Binulungan mo ba? Alam niya talaga. Ano po, inigo? Ano? Ano pinag-play mo? Magaling ka na ba, bad? Ano pinag-play mo? Yan. Okay, tama yan. Maniwala kayo, iba, tinatambad na. So, may kasama nga namin kanina. Dati, dumaan siya sa ganung bad eh. Sabi, niisip niya, lingkod ako ng Diyos, tapos ganito yung buhay ko, mga ganun kasi, may mga mali rin kasi. Pero, tuloy lang, kasi okay, nagkamali ka na, itama mo na ngayon, di ba? Ganun lang ang prinsipyo dyan, mga bata, amen? May ginawa kang mali, huwag mo nang ulit-ulitin, di ba? Tulad ni Miguel, buti si Miguel ngayon, behave na, di ba? Ulitin mo ba yung maling ginawa mo? Hindi na, mali nga eh. Diba? Eh, di naman ako gumawa. Nakita ko lang yung isa. Mali yung ginawa. Gagayahin mo pa? Yan. So, kaya minsan pinapagalitan kayo. Para alam niyo yung mali sa tama. So, ngayon. Yeah, so, pinag-pray sila, di ba? At yun ang parang blessing dito eh. Ang ganda eh. So, si Peter, blessing sa church. Yung church, blessing din sa kanya. Na parang, huy, nagkagulatan sila dito eh.
May na ito, tingnan nyo, ha. And, sa 13, and as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken named Rhoda. Okay? So, bakit pa inisa-isa ng Bible tong kwentong to? Meron tong aral lahat, eh. So, okay, ganito, ha. So, kunwari dito, si Peter. Huwag naman. Kunwari si Peter, nakulong. Nakalaya siya. So, pupunta na siya dito ngayon. Okay, sino sasagot? Eh, lahat tayo takot. Di ba? Nakita niyo ba yung mga, ano, pelikulang gano'n? Nagtatago sa autoridad, di ba? O sino sasagot? So, so, nakita ko dito, parang siguro, hindi mo paghihinalaan yung batang babae, di ba? O yung batang babae yung sumagot. Uy, may kumakatok. Kilala ko to, eh. Si Pedro to. Kumakatok. Mga kapatid, kumusta niyo ako? So, alam niya si Peter yung sabi dito, she opened not the gate for gladness. Okay? But ran in and told how Peter stood before the gate. Okay, so sabi na buksan niya na, hindi ko alam anong parang lesson dito, siguro gusto niya maging surprise or what. Okay? At saka may aral din dito, so ganito. And they said unto her, thou art mad. Alam niyo yung mad? Sila ulo to si Laika. Kaya, ganun, si Peter, nakulong nga si Peter, tapos sasabihin ni Laika, uy, yan si Peter, sa labas. So, di siya naniwala, kaya ang ginawa nila, ano? But she constantly affirmed that it was even so, then said they, it is his angel. Okay? So, baka hindi naintindihan ng mga bata. Kumari, yun nga, dyan na si Peter. Pero hindi pinagbuksan. Sinasabi na nung bata, andyan nga si Peter, kilala ko yung boses niya. So, hindi, hindi yan. Baka angel na yan. Okay? But when Peter continued knocking, when he had, and when they had opened the door and saw him, they were astonished. But he beckoning up unto them with the hand to hold their peace. Okay, magano dyan, freak out. Okay, magulat. Ako to, okay? Declared unto them how the Lord had brought him out of the prison. So, and he said, go show these things unto James and the brother, unto the brethren, and he departed and went into another place. So, nakikita ko dito is, una, yung mga bata, minsan di kayo pinaniwalaan, di ba? Napansin niyo yun? So, anong gagawin niyo pag hindi kayo pinaniwalaan? For example, ako din, iniisip ko eh. So, nakita ko si pastor, matagal na siyang pastor eh. Wala siya naniniwala sa kanya. So, iniisip ko noon, hindi naman ako yung tipong, yun yan, vocal dyan sa bagay na yan. Nagpastor ako, baka walang maniwala sa akin. Eh, hindi lagi kwento ni pastor dito eh. Maliit siya, yung sasabi niya lagi. Walang makikinig sa kanya. Kaya, yung pala, through those years, yun na yung gusto niyang sabihin sa amin. Tsaka sa mga gusto rin mag-desire magpastor. Kala mo lang yun, walang makikinig sa'yo. Pero pagkatotohanan yung sinasabi mo, regardless kung may makinig o hindi. Pero especially, blessing yung katotohanan. Amen? So, blessing ka, blessing din yung makikinig sa'yo. Kung nangin sila, di okay. May kinabang sila sa... So, ngayon, kinukupal ako dito yung mga bata kayo. So, ngayon pag, oy, si pastor, nandiyan na. O, tawa ako pag ganun eh. Tapos natawagin nyo na yung mga kapitbahay nyo, di ba? So, salamat lalo pag yun. Sa Sunday, doon ulit kami sa inyo, di ba? Puntaan namin yung mga mali sa buhay. So, huwag kayong mag-alala kasi tutulungan naman kayong Panginoon. Amen? At tulad nito, hindi niya siya pinaniwalaan. Pinagbintangan pa siya loko-loko. Bandang huli, sinong tama? Siya, di ba? Kasi alam niya yung quality ng voice ni Peter. So, tanda niya mga bata, again, lesson na naman yan. Pag sinabi, Lord, alam ko, ligtas na ako eh. Tapos, iuusisahin ka pa dyan, di ba? Alam mo yung tinanggap mong pananampalataya. Tapos, ang linaw-linaw na pinapaulit natin lagi. Marami ko nakakausap ng mga hindi baptist, hindi na alam yung kaligtasan. Maniwala ka. So, minsan, lilituin ko. Paano mo nasabi, ligtas ka na, buhay ka pa. Yung mga ganong pilosopo, katulad sa Riano, ganun. Pero alam mo yung tinanggap mo, di ba? Pangako ng Diyos, manampalataya ka, tumawag ka sa aking pangalan, manampalataya sa puso mo.
kay Jesus, ikaw ay ano mangyayari sa'yo? Maliligtas ka, magiging anak ka ng Diyos, therefore, ligtas ka, sigurado. Eh, hindi naman eh. Bata ka pa, mag-aral ka muna. Kami, mga matanda, pabalik na kami, ikaw, mapunta ka pa lang. Yung magandang, ano eh, no? So, expect nyo yung mga bata, amen? Aralin nyo lang, yung mga narinig nyo, nababasa nyo sa Bible, pag paulit-ulit nyo, nakukonfirm sa inyo yan, mga bata. Ha? Hindi ka naikinig, wala. Wala. Dahil sabihin ko sa inyo, ayos ka ng ano, like ka. Na ano ako sa'yo, focus ako sa'yo eh. Yan. Sa amin, no, ng mga kabataan namin, ganun din, sa church, ganun eh. Yung mga likod ng Diyos, nag-isikap na kayo, matuluan. Tanungin nyo ako, ilan yung nanatiling kaibigan ko dati sa church? Tanungin nyo ako. Tanungin nyo ako. Ha? Yan, hindi ko na mabilang. Hindi, konti lang. Sa Bible school nga, ganun din. Pero hindi ko naman yung Bible school. Pero ganun, minsan may mga kaibigan kayo dito. Tulad yan, andyan nga, kinukulit ka naman. Sa halip na tulungan kang, mag-concentrate. Ganun yun. Ang dami mong ilala doon. Bandang huli, galit sa church, galit sa pastor. Tanungin mo kung bakit, walang masabing maayos. Wala silang dahilan eh. Kasi may ang dahilan nila, mali. Iba sa amin, ganun. Iba, nainggit pala kung kanino, may insecurity na kung ano, ginagawa lang ng kwento, gusto lang pala nilang umalis talaga sa church. Kasi hindi nila matagalan na yung salita ng Diyos. Ang daming ganun, ang daming ganun. Sana hindi kayo ganun. Pag natutuwa kayo ng salita ng Diyos, mas mamahalin mo pa to. Kailan bang ano, parang si Laika tayo tanong ng tanong eh, may church ba? Ba't gusto mo lagi sa church? Ha? Diba? Hindi mo matutunan sa labas yan eh. Actually, pwede naman, katulad ni Brother James. Pero nga, pag hindi Kristiyano yung magulang mo, medyo disadvantage ka, diba? Pero, ikaw na yung mag-aaral, diba? Ikaw na yung magtuturo sa kanila at kung hindi man sila magpaturo, yung magiging future family mo, diba? Kapamilya ba kayo? The future? Pamela? Mag-asawa ka ba? Chelsea? Mahihayain siya. Mag-asawa ka ba? Ha? Bata pa ako eh. Kaya ako nga sinasabi sa inyo, mag-asawa rin kayo. Kung hindi man, hindi magandang bagay yun. I believe, ang normal sa atin, karamihan ng tao, mag-aasawa. Amen? Maganda yun. Kung maayos ang, kung ikaw, maayos kang tao, maging maayos din pamilya mo, di ba? Yan ang simple. Kaya ngayon pala, mag-aaral ka na ng salita ng Diyos, alam mo yung gagawin mo sa pamilya mo, di ba? Lalaki, babae ka, regardless. Amen? Huwag tayo napunta doon. Kasi, kayo mga bata, kahit hindi kayo paniniwalaan, tuloy lang. Amen? Alam nyo, sinabi sa inyo ng Diyos, yun na yun. Pag mayroong ibang boses na bumubulong sa'yo, ay, time na pala. Okay? Pag-usapan natin next time. Amen? Sana na mapatating kayo mensahe sa inyo. Kasi nakasayang eh. Pag nakikita ko kayo, naisip ko lagi yung mga kasamaan ko rin dati. Na hindi nagpatuloy sa church or lumipat sa isang church na patay. Alam nyo yun? Yung mga church na parang sosyalan lang, social club, nakalungkot. May question ba? Question? So, tapos na lahat ng kantahan natin, hindi na tayo kakanta. Okay, pray na lang tayo. Let's pray. Baka na, ma'am, salamat. Panginoon, may kayo pong magagabay sa amin, especially mga kabataan ito sa inyong lingkod. Napatuloy kami sa inyong kalooban, pag-aaral ng salita, paggawa ng inyong kalooban, Panginoon, soul winning, at iba mong training, Panginoon, turo, mag-encourage, at kung bagay, Panginoon, sa kinalaman sa inyong gawain, we pray na kami po yung pamatuloy, na salamat po Lord sa fellowship kanina, Mother Church, we pray na kami yung pamatuloy din, ang aming utak lagi, nasa kabubuti lang na inyong gawain, at in the same time, Panginoon, na yung mga pamilya, Panginoon, madala namin ang mga mahal sa buhay,
Kung di man, Panginoon, tayo lang namin. Tulad ng ginawa niya kay Peter, Panginoon, nandun ang persecution, but nandun din ang protection. Nandun ang kaligtasan even sa panahon na pinahintulutan niya, Panginoon, na kami makakulong or something. Napahamak. So we pray na ditiwala ang bawat isa sa inyo. Kailangan mo na lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.